So mga kabanat, narito yung maiksing video ni na Congressman Marcolita sa kanyang diniscuss itong umaga na ito. At hindi na ako magbigay dito ng opinion mga kabanat. Kayo na lang humisga dito sa kanyang mga sinasabi tungkol sa isyu ng pagdinig sa Senado at saka ito nga sa alam niyo na kung kanino inidinig, lalo na mamaya ay magkakaroon na naman ng pagdinig mga kabanat. At ilalive natin yun, nagawang pagdinig mamaya no, para makita natin ang nangyari ba, kung ano ba talaga. Kasi hindi, baka itong pagdinig ngayon sa Senado patungkol sa DOH ay last na pagdinig. Makikita natin kung ano talaga yung final. At dapat makita din natin yung resulta. Hindi lang hanggang pagdinig eh. Hindi lang hanggang pagdinig. Ang tinitingnan natin yung talagang may ending ba? O may ano ba? May solusyon ba ang ginawa nilang pagdinig? Mamaya hanggang dinig lang. Pagkatapos ay wala din naman nangyari. Diba? So yan mga kabanat. Panoorin nyo itong discuss ni Congressman Marcolita. So video na ito. Credit to ano, at Congressman Marcolita. Tapos niya kabatiran to. Maiksi lang ito. Alas 7 minutes lang yung video. So comment kayo kung anong reaction nyo. Ang medyo hindi lang nila kayang tanggapin din ay yung mga investigasyon na lumalampas na yata sa katuwiran. Ayun na nga po, Kong, no? Yung hindi sila sanay doon. Pero yung mga bagay sanay na sila dyan. Pero yung mga investigasyon na walang kinapupuntahan kung hindi yung nakikitang maliwanag ay yung papunta sa pagtahak sa eleksyon. Aba, nakabibigla na sa mga taong bayan yan dyan. Apo, dahil nga po gusto ko sana ng idugtong sana doon ko. Alam niyo ho, itong bagyo, ang kayang wasakin lang ari-arian, di ba, yung tahanan ng tao, winawasak, pero pagkalipas niyan ng ilang araw, muli babangon ng ating mga kababayan. Pero yung epektong dulot pa ng politika ko, medyo malawak, ano? Minsan tapos ng eleksyon eh, andun pa rin yung sugat eh, na iniiwanan po ng sugat dahil sa politika ko. Tama ka dyan, alam mo, sa maraming pagkakataon sa bansang Amerika, sapagat yan ay nauna naman kung ang pag-uusapan ay yung pagbalangkas ng mga kasaysayang pampolitika, yung mga doktrina sa kanilang mga batas, nagsimula naman dyan eh. Alam mo, ang ating bansa ay kumopya lang naman ng mga pamamaraang legal at politika ng Amerika. Mm-mm. Yang tungkol sa pag-iimbestiga dyan eh, isang malawakan at saka isang kung tawagin nila ay ano, pinagdaanan eh, malalaking bagyo rin ng politika ang pinagdaanan niya din. Sila nag-a-adjust diyan, iniintindi na lang. Tama po kayo doon. Parang sige, naiisip nila. Pagbigyan mo na lang, yun ang gusto niyang mangyari. Halatang halatang na diyan papunta lahat yan. So, pinagkikibit balikat na lang ng maraming kababayan natin, hindi na siniseryoso, yun ang mahirap. Uh-huh. Ang gawain ng Senado o ng Kongreso, limbawa, Kamara, ay hindi na masyadong siniseryoso ng ating mga mamamayan. Magkakaroon tayo ng problema, parang yung paggalang sa proseso. Totoo. Dapat mapanatili yung taas ng paggalang sa mga proseso na ginagawa at pinaiiral sa dalawang kapulungan ng Kongreso din. Ayun na nga po, Kong. Ayun na nakakalukot. Minsan kasi sabi nila, eh di bali anyang huwag nyo na kaming respetuhin, pero yung institusyon na aming kinabibilangan, ayun ang respetuhin nyo. Eh ang problema, yun na nga po, masakit na katotohanan. No? Kasi ang tawag natin sa mga mababatas natin sana ay honorable, Kong. Pero yung pagiging honorable, minsan eh, nababaliwala eh, nasasangtabi dahil po sa usapin ng politika, Kong. Eh lumalagpas na nga, katulad ng mga pinabanggit mong panalilita na kanilang ginagamit, matira, iba. Mm. Alam, kung ito'y gagawin ng isang kapulungan, pagkatapos magpapakitang gilas lamang para ang kanilang magiging atikain ay masira lamang ang ibang tao at wala namang makikitang magandang pakinabang kung pag-uusapan ay yung pangkalahatang mamamayan. Opo. Kung ang pag-uusapan ay
pagkuha ng katwiran o katotohanan yung makakatulong sa mamamayan ang pag-isipan nila kung ano yung tamang paraan. Ano ba talagang nangyari? Makakatulong ba talaga eh. Pero kapag ipagpapauna mo, ay wasakin mo ang reputasyon ng isang tao o kaya yung isang institusyon, sapagkat ang institusyon na yan ay magiging kalaban mo sa pamumulitika mo. At para sa ganun, ang makita nila, yung iniisip mo na kagalingan na maaring magawa mo, pero pansarili naman, madaling mahalata kasi yun din. Well, tama po kayo sa bagay na yan po. No? Saka sana, hindi nang ma-realize nila na, but teka, parang alam na ng taong bayan ang pinagagawa ko. Ano? Sa tagal ko nga naman dito, sabi nga ng Pangulo, mukhang pag-aari na nila yung paupuan dyan sa Senado, mukhang sila-sila na rin. Mukhang dapat anya, maghanap na tayo ng bago. Baka naman magkaroon din ng pagbabago sa mga umiira na tuntunin at saka yung mga patakaran at mga ginagawa po ng ating mga mambabatas. Kong. Pagka inanalisa mo din, pagka nireview mo yung mga lumilitaw sa social media, ako na pag-aaralan ko na ngayon din kasi kalusuan ko na makilatis ko at mabasa ko ang damdaming bayan din. Iniisa-isa ko kung ano yung sinasabi nila eh. Oo, totoo. Laking tulong. Ito na consensus ngayon dyan. Parang mas gusto ng publiko na parang mag-try tayo. Subukan natin kanya yung bago. Parang kasi... Maiba naman. Maiba naman. Pinalikan mo nga naman. Ano ba talaga yung nagawa nitong pabalik-balik na lang? Uh-huh. Kaya mabuti ka niya, haluan na natin ng bago o kaya palitan na natin sila ng todo. Ito yung namumuo na consensus kasi dyan. Siguro ikaw, nababasa mo rin. Opo, totoo. Hindi naman sa kaya ako sinasabi ito, meron akong personal na interest. Hindi, kayo po ay nakakabasa rin ng social media at kaya rin po ninyong i-analyze yung namumuong mga opinion, yung namumuong narrative sa social media. Parang hindi na nila masyadong nakikita yung proseso, yung kaparaanan na ganito na lang ba? Nagpabalik-balik na itong mga ito. Binabanggit nila din yung halimbawa ay nagkaroon na ng napakalaking pagkakataon magserbisyo doon. Patagal na sa opo. Ang 12 taon din. Ano? Kung wala naman silang napansin, na nakaibahan, lalong-lalo na yung nagibabang buhay ng tao. Alam mo, isang halimbawa dyan, sinasabi ko sa'yo, yung issue ng kuryente, ayaw nilang pag-usapan yan dyan. At kung napag-usapan man yan, siguro isa o dalawang araw, pagkatapos hindi naman tatapusin yan, wala na silang ulat sa bayan kung anong gagawin nila para maiwas to yung napakalaking concern sa tungkol doon sa presyo ng kuryente na matagal nang dinadaing ng ating mga kababayan. So yan mga kabanat, inyo napakinggan yung discussion ni Congressman Marcolita tungkol dito sa issue. At saka hindi rin siya talaga sang-ayon. Makita mo naman sa kanyang mga reaksyon na hindi talaga siya sang-ayon sa ginawang pagdinig sa Senado patungkol sa Department of Health. Yan ang hindi ko maintindihan talaga mga kabanat, bakit? Alam ko matalino ito si Congressman Marcolita. At hindi ko lang magits talaga. Ngayon lang ako nakita na ang pananaw ni Congressman Marcolita iba, na wala siyang nakitang kamalian doon. Diba? Kasi doon pa lang sa pagbili ng face shield, medyo may mali na eh. Diba? Doon pa lang sa pag-as ngayon, nang problema sila kung sila sa yung sinasabi nilang bakuna ngayon, parang nahihirapan na naman sila bumili. Laki na ng gastos. Pero inuna pa nila yung mga ganung bagay na hindi naman importante, yung face shield, di ba? Doon pa lang kay questionable na eh. So doon pa lang, dapat managot na. Hindi naman kasi pwede pabukasan mo. Alam mo naman ang realidad sa mga senador, mga congressman dyan na mahilig yan makakalimutin na yan eh. Pagka nalampasan niya, natapos ng termino ni Presidente Duterte yan, halimbawa, yung mga issue niya, nakakalimutan na yan ng mga senador dyan, congressman, senador yan. Kaya, atupagin na naman nila yan, yung susunod na presidente. Kasi alam naman natin, itong mga senador, wala namang pahalaga yan sa pera ng taong bayan. Senador, kongreso, walang papahalaga yan.
walang pakian sa pera kasi ang alam nila eh, basta sumasahod sila na makuha nila mga ambisyon nila. Eh, tingnan mo yung nangyari dyan sa Senado Kongreso, parang ginawa na lang nila na bisyo ang pagiging politiko nila. Pero yung totoong talagang tutulong sa ating bayan, hindi nila naisip yan. Kuryente, hindi nga nila naisip na dinggin ito eh. Na siya yung pinakamahirap na pinakamaproblema sa ating bansa. Napakalaki siyang bayarin eh. Kuryente. Eh, sa probinsya, di bali. Sa amin, di bali. Kasi wala naman kaming bayarin sa kuryente kasi puso kami, yung bomba-bomba. Walang problema. Pero sa kuryente, sa amin dito, mayroon akong isang rep, isang TV, isang ano, electric pan, dalawang electric pan. Ang bill mo, laki. Di ba? Kaya titingnan mo, yung bill mo kasi na kukunti lang, benta mo yung bill mo, 900, yung generation charge mo, halimbawa, 500 lang. Talagang yun ang kinamit mo. Pag sinabing generation charge, yan talagang yung ginamit mo. Kumbaga, kung sa inumin, yun ang inini mo. Pero nangyari dyan, daming patong-patong eh. Kaya umabot yung mga system laws, kung ano-anong, mas tingnan mo, mas malaki pa yung babayaran mo na hindi mo maintindihan kung ano yan kaysa talagang ginastos mo. Yan ang dapat titingnan din ng Senado, Kongreso, na talagang bigyan sana ng ano, panahon. At saka lalo itong agriculture, sana bigyan nila ng panahon ito, punduhan nila para matulungan ito magsasaka, para umayos yung bansa natin. Hindi yung iasa nila lahat sa import-import. Iasa nila sa lahat sa importation. Diba? Yung puro export ng ginagawa nila eh. Yung masama. So yan muna mga kabanat.